Magandang araw sa inyo mga kasosyo. Andi dito na naman at muli tayong nagpabalik para sa makabuluhang discussion sa araw na ito at sa vlog na ito. At tayo magdi-discuss regarding sa ating BIR Form 1905. Hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Paolo Garces, isang accountant, isang businessman, and isang online entrepreneur. Marami po nalilito kung ano po ba ang gagamitin natin kapag tayo ang nag-transfer ng TIN number natin. Kapag nawala po ba ang mga OR, ano po ba gagamitin natin form para ipasa sa BIR? Kapag nawala naman po ang certificate of registration, ano po ang form? Kapag nawala po at gusto po natin mag-update mga libro natin, yung mga columnar, ano rin pong gagamitin natin? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Kaya huwag po kayong mawawala ha. Taposin nyo po itong video na ito hanggang umpisa, hanggang dulo. Ay yan, meron po kayong makukuwang magandang impormasyon dito. Umpisaan na po natin ang discussion. Ano nga ba ang BIR Form 1905? Please screen. Ang 1905, ito ay ang application for registration information update. Para saan po ba ito? Ito ay para sa pag-a-update mo sa mga manual books. Kung nawalan ka po ng TIN ID at gusto mong mapalitan, ito po yung gagamitin. Then, kung nawalan ka po ng certificate of registration, ito rin po ang ating gagamitin. Kung kailangan, kung gusto mong magpa-destroy ng mga official receipts dahil meron na po kayong bago at na-aprubahan na po, eh ito rin po yung gagamitin nyo para mapadestroy po yung mga official receipts. Okay, so umpisa na po natin yung discussion regarding sa 1905 at didiscuss ko po one by one sa inyo yung ating table regarding sa BIR Form 1905. So, makikita ninyo at i-splash ko naman, ipa-flash ko po yung ano, yung aking dinidiscuss na BIR form. Okay, let's start ng discussion sa ating BIR form 1905. So, andito po tayo ngayon at ipapakita ko po sa screen yung yung ating BIR form 1905. So, nag-aano lang ako, nagre-record din ako through laptop at gamit ko ngayon. Then habang pinapanood niyo po ako diyan, eh, tignan nyo po yung 1905 kasi doon po tayo naka-attention. Alright, so, sa 1905, may makikita po tayo dito na mga box. So, makikita nyo naman sa column 9, fill in applicable, row 9 is fill application, applicable spaces. So, lagyan nyo lang ng X mark lahat ng boxes na kailangan i-mark ng X. Ha? Pero, kung sakaling itong mga boxes ito, eh may mga ibang details yan. Alright, so, meron dalawang part, ang dalawang parte yung 1905. Isa sa part 1 ng taxpayer information, then part 2 ng reason for registration information update. So, unahin po natin yung details sa part 1. Sa number 1, makikita po natin na ang taxpayer TIN number o identification number, ilalagay nyo lang po dito yung ating TIN number na register. Then, yung RDO code, ito po yung RDO, yung number po mismo ng branch ninyo. So, kung hindi nyo naman po kabisado yung branches ninyo, ilalagay ko po yung link sa baba para at least malaman nyo kung saan kayo banda naka-register that time. Then, next is yung number 3, ang taxpayer name. So, madali lang to, name ninyo, ilagay nyo, last name, first name, and middle name. Okay, yun po yung part 1. Then, ang part 2 natin is about reason for registration information update. So, regarding nito kung ano po ba yung mga reason natin, bakit natin gagamitin yung 1905. Kung kayo po ba ay, yun, sinabi ko po kaninang minuto, yung regarding sa mga reason ninyo. Okay, so, meron sa part 2 na to, may makikita po kayong mga boxes na letter A to K.
Okay. So may mga may mga kanya-kanyang reason po 'yan kung ano para saan po natin gagamitin 'yan. Una, ang letter A is yung replacement or cancellation of outbound correspondence. So meron po sa letter A, may category pa po ito ha. So limang kategory niya. Una, yung certificate of registration, authority to print o yung resaresibo, then tax clearance certificate for transfer of property. So ito yung mga transfer for property, so ito yung mga sa mga ano sa title po ha. Then tax clearance certificate for tax liabilities and others. So hindi natin masyadong ginagamit to kung wala naman tayong paggagamitan sa mga lupa at mga property. So itong dalawa lang. Then letter B, kung kayo po ay nawalan po ng ID, na damage po yung ID ninyo, ito po yung i-check ano i-ex ninyo para at least malaman po ng BIR personnel kung ano po yung inyong kailangan i-update. Then kung ang inyong business ay close na, kailangan nyo pa rin ipasara to ha. Hindi po porkit close na po ang inyong business ay close na rin po sa BIR. So ito yung diniscuss ko sa akin 10 common mistake as a taxpayer registered taxpayer po. So kailangan ipa-close nyo rin po sa BIR yung TIN number ninyo. Alright, then cancellation also, cancellation of TIN number. Then change in address, registered address. So lahat applicable po dito. Kunyari, bilang personal o individual tax and taxpayer ka, andito ka kay Quezon City at lumipat ka na po sa Muntinlupa, then gusto mo pong ang business mo mailipat na rin po dito sa Muntinlupa. So ang gagawin mo lang, pupunta ka lang po sa BIR, mag-fill up po ng 1905, then ipa-transfer mo po yung iyong address or i-update lang po yung address ninyo. Then change in registered activities. Ano po ba ibig sabihin ng registered in activities? Ito po yung inyong uri ng inyong business. Kunyari, example po is kung kayo po ay IT, then gusto nyo pang mag-transfer to retailing, ito po yung ibig sabihin niyan. So i-exmark nyo lang. Then change in tax type details, then change in trade name. Trade name, kung may DTA po kayo at gusto nyo baguhin yung trade name ninyo, ito po yung gagamitin o ito po yung i-ex ninyo. Then kung naubos po yung inyong libro, yung manual books o yung columnar, ito rin po ang gagamitin ninyo. Then change in accounting period, kung from calendar period to fiscal period po yan. Ito po yung January to December. Then kung gusto nyo ng fiscal, in the mid or yun po. Then kung may mga other specify po kayong concern. Okay, number 4, ito po yung details of registration information update, replacement cancellation of outbound correspondence. So ito po yan, under dito yan ha. So ito po, number 1 is certificate of registration, kung gusto niyo po magpa-replace dapat dahil po nawala po, ito po yon, loss. Then gusto niyo pong i-cancel na po yung business. Then correction of registration information kung may namaling spelling po. Then authority to print, so change in printer as requested by taxpayer. So magpapalit po kayo ng printer ng printer or yung official receipts. Then correction of registration information in ATP. So may nagkamali lang po ng mga typing doon sa OR, papalitan po yon. So ito rin po yung gagamitin. Loss to authority. Okay. Number 3 and 4, hindi ko na po masyado i-discuss dahil hindi naman po masyadong inaano yan. More on ng property transfer lang. Then, number 4B, ito yung replacement loss or yung TIN card mo. So ito lang po, sinasabi ko po kung nawala, then damage TIN number. And ang 4D naman, ito po yung cancellation of TIN. Kung sakali pong namatay, then sa partnership naman po na dissolve, then partnership na corporation na dissolve, then permanent closure of branch kung may branches po. Ito po ang pinaka-importante po, yung number 4. Kung may multiple TIN number or invalid TIN number kayo, ito po yung gagamitin ninyo. Ito po yung yung na-discuss ko po to sa how to verify your TIN number if legit or not. So, lalagay ko rin po yung ating link mamaya dyan.
ito po yung pang ano, pang cancel ninyo sa isang team number. Bakit po? Bakit po? Bawal po kasi yon, kasi pag dalawa po ang team number ninyo, is a criminal case po yon. So pwede po kayong makulong dito. So parang fraudulent daw, forgery din po ang mangyayari. Then number 5, failure to start commence business for non-individual, for corporation lang din po. As a result of merger or kung meron merger sa ano and consolidation, yung mga nagmo-merge ng business, ito po yung update. Then others. Okay, lalagay niyo lang din kung effective date of cancellation. Number 4E. So change in registered address. So ito yung sinasabi ko sa inyo, pag from Quezon lumipat kayo ng Muntinlupa, ito po yung i-fill up po. So sa ano, sa old RDO nyo, from new RDO, then nilalagay nyo rin po yung new registered address ninyo. Importante po yan, ha. Kung within the same of RDO or within the same QC, kailangan nyo lang din i-update yung BIR yung sa address ninyo, kasi papalitan din po kasi yung certificate of registration nyo dito. Okay, number 4F. Ang 4F is yung change in registered activities. So ito yung nature of business, from old business to new line business. Then number 4G, ito yung change in registered name or trade name, kung DTI o kung ano man yung gusto mong ipalit, ito po yung gagamitin nyo. Then change in tax type details. Okay, then ito, sabi ko po, kung sakaling may mga kulang na po at puno na po yung columnar ninyo, eh kailangan nyo pa rin po magpagawa o magpa-register ng panibagong columnar book para sa inyong transaction sa business. Then 4G is for accounting period. So yun nga po, sinabi ko, calendar to fiscal, fiscal to calendar, then one fiscal to another fiscal. Then 4, kung may iba po kayo, paano ipapa-concern sa BIR, ito po. Then ito lang po, ilagay niyo lang din yung firma, then type ano, signature, type position. Kung individual naman kayo, huwag niyo nang pilapan po ito. So for BIR po ito ang purposes ito. Then ito po, naka ano lang po yung mga requirements po na kailangan i-attach sa 19. Okay, ganun lang po kadali yung ating paggamit ng BIR Form 1905. So sa mga may mga katanungan regarding sa BIR Form 1905, pwede po kayong mag-comment below on my section, on my comment section. Sasagutin po natin yan. 24 hours naman po ako nag-check ng mga comment section, ano, mga nagko-comment po sa akin. Then also, hintayin nyo po yung gagawin ko pong FB page group regarding sa BIR concern natin. So kung may mga katanungan, doon pwede rin po kayong magtanong doon para at least masagot ko rin po. Okay? So hanggang dito na lang po ng ating discussion sa vlog na ito, and hopefully may nakuha po kayong mga mahalagang impormasyon regarding sa form na ito. Then huwag niyo pong suportahan ang channel na ito. Hindi po, joke lang po yun. So suportahan niyo po yung channel namin, channel ko, para at least makagawa pa po tayo ng maraming video regarding sa BIR, SSS, pag-ibig, PhilHealth, at iba pang related sa business na pwede kong maibigay o mga tips. Okay, by the way, this is your host, Paolo Garces, and welcome, and to say goodbye to you, and see you on my next video. Bye!